Alam mo, Mosh, naisip ko, magbakasyon tayo ng Australia kahit 3 weeks, tapos balik tayo dito sa Philippines. Para lang naman ma-immerse tayo kahit papaano, di ba? Para pag migrate natin, hindi tayo manibago. At siguro, by Christmas. Kaya lang, hindi daw malamig dun eh. Pero sana, maplano na natin para maayos ang lahat, di ba? Yeah. Mosh, sabi ko, pupunta tayo ng Australia sa Christmas para magbakasyon. Huh? Pupunta tayo ng Australia sa Pasko? Mosh, kinig pa ako nagsasalita. Ay, kinig ka pa ba? Parang distracted ka. Mosh, iniisip ko lang kasi yung trabaho ko. Bakit? Ano na naman bang nangyayari? Ano yan? Report po ng lakad natin kagabi. Kailan mo ito ginawa? Kagabi, boss. Pag-uwi mo? Ms. Pacheco, kaya kita pinauwi ng mas maaga kahapon para makapagpahinga ka. Kailangan kita in your optimum health for this coming week. I've been keeping you busy for the past few days dahil mayroon tayong hinahabol na trabaho. Pero alam ko pagod ka na rin. Hindi lahat ng gabi magiging kagaya ng week na to. Unti-unti na tayong nakakahabol sa mga demands. Now, kapag pinauwi kita, I'm not expecting you to bring your work at home. I need you to rest. Ilang oras ang ginugol mo para sa report na to? Isa't kalahating oras po, boss. I want you to take this one. Pumunta ka sa infirmary o kaya sa cafeteria, magpahinga ka ng isa't kalahating oras. Idugtong mo na rin yung lunch break mo. Gusto kong gamitin mo yan para hindi masirang efficiency mo. Nang dahil lang sa paltos mo sa paa, it makes you 22% less effective sa trabaho mo. You may go. Anong nangyayari? Mosh? Hindi ko alam, Mosh. Hindi ko maintindihan ang gulo, ang weirdo ng boss ko. Alam mong weirdo talaga ng boss mo. Baka naman misunderstood lang. Ano naman ginagawa mo dito? Ano ba ginagawa ng empleyado sa cafeteria during lunchtime? Kuha lang ang food, ha? Sige na. Mauuna na ako, ha? Dahil kapag magtagal pa ako, hahaba na masyado yung break. Sure ba? Yes, Mosh. Sige, Mosh. I-text mo na lang ako kung kaya nagka-okay. Hmm? Sige na. Bye-bye. Love you. Love you. Good luck. Nimrod, una na ako, ha? Sige. Good luck, Mosh. Ingat. Weirdo talaga yung boss ni Airo. Either that, or may gusto sa kanya. Hmm? Hihihi lang naman. Mula halimaw, biglang nagbago eh. I don't even think na halimaw talaga siya. Sabi mo nga, misunderstood lang. Okay. Mahin ka na nga dyan. Eileen, ano? Keri ka pa? Keri pa. Hindi ko matatagalan na naman si boss, ha? Uy, muna na ako, ha? Yung sundo ko, dyan na daw, eh. Sige, ingat, good ha? Night. Good night. Ingat ka, ha? Hi, Mosh. Kamusta ka dyan? Ito. Dito pa rin sa office. Dito pa si Big Boss eh. Anong oras na? 8 o'clock na kumain ka na ba? Pamosh, okay lang. May tinatapos pa rin naman kasi ako na task dito. So kasi Gia, halos kaka-uwi niya lang rin. Na-late rin siya na uwi kasi nga may task kami kailangan tapusin. Gusto mo ba magpa-deliver na lang ako ng food? Hindi, Mosh. Hindi rin naman pwedeng kumain dito sa opisina, di ba? Mosh, ugutumin ka niyan. Ano, gusto mo mag-order na lang ako ng food? Mosh, wag na nga. Ako na lang bahala sa kakainin ko, okay? Ikaw, umuwi ka na. Dahil sigurado ako, nagutom ka na rin. Magpahinga ka na, hindi mo na ako kailangan hintayin. Hindi ko rin naman kasi alam kung ano oras ko matatapos dito eh. So, go na. Oh, sige, order na lang ako ng chicken. Mosh, wag na nga. Mosh, wait lang ha. Sige, sige na. Diyan ako ako tapos ko, wait lang. Bye-bye. Love you. Thank you.
tell me nasa work ka pa. Pwede sa surprise. Akala ko ba na nag-a-adjust na ang work hours mo back to normal? It's past 8:30, nasa work ka pa. Will you please? I'll call you back. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Umuwi ka na. Paano ako uuwi? Eh, nandito ka pa. Sige nga. Oh, ito yung chicken, oh. Ang kulit mo. Sabi ko, huwag mo na akong dalahan. Who are you? Miss Pacheco, who is this guy? No way! Di nga! May girlfriend si Boss! Pansin ko lang, ha. Palaging si Boss Richard mo na lang yung pag-uusapan natin. Planning on forced retiring people in the company. So I hope this information stays in this room. Totoo bang maraming hindi mare-renew at mapipilitang mag-retire? You know what? I won't be surprised one day. Babalik rin to sa ila. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, pinapahalagahan ko yung ginagawa ko. Tapos tingin